地球把它当成我们的一种东西，是没有时刻可以能够的多少能够的少的发言，我也不管我的少的让他们安静一下，让他们安静的多少这些很多很多的少的没有些微的话，所以他可以能够的少的少的些微的话para bahagyo naman sa ay makatulong naman doon sa mga parote ng bikaryo. So yung panalangin natin sa panahon may kapal na tayo magsisi sa ating mga kasalanan ng mga pagkakulang. Inaamin ko sa mga pamilyang Diyos at sa inyong mga kapatid na lawa ko magkasala sa isip, sa salita, sa gawa. At sa aking pagkulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga merit na banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y naglangin sa Panginoon. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Awa naming makapangyarihan sa pagganap namin ng apat na buong araw ng paghahanda, ang aming kalooban na iyong pagdindapakin para sa pagdiriwo ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya namin mapahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang God. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay pangarap sa silangan. Ito ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, labas kami sa pintuan sa gawing hilaga at inilibid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos na tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panuka. Subukan siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bubong-bubo. Subukan uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywa. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit iyaon ay isa ng ilog, at hindi na ako makalusok. Malalim ang tubig at kailangan ng ngunit upang matawid, sinabi niya sa akin, tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad ka din sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y babalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan. Hanggang dagat, napatay. Pag-abot nito sa dagat, napatay. Malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar, maagusan ito ay magkakaroon ng lahat ng umi ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito, sa dagat na patay, magiging taba ang tubig na dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay sa magkabilang pampang ng ilog at ay tutubo ang sari-sari ng tunong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga tao nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo.
Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, kapiling natin kandungan. Diyos na makapangyarihan, kapiling natin kandungan. Ang Diyos ang lakas natin at kandungan. At hanggang sa krolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, bundoy mayanig man. Kahit na sa dagat ang bundok magwal. Diyos na makapangyarihan, kapiling natin kandungan. May ilong naggalak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay mahanga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Tumayo po ang lahat. Sa lunsod na ito, malapit sa titulungan ng mga tupa, ay may malaking ito sa tulungan na tubig na may limang portico. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon na ito ang maraming masakit, mga bulag, mga pilay, at mga paramitika. Hinihintay ng gumalawang tubig. Sapagkat may panahon, umababa ang isang akyat ng Panginoon at inakaw-kaw ang tubig. Ang maunang lumusok pagkatapos makalaw-kaw, ang tubig ay kumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman, doon may isang lalaki at 38 taon na may sakit. At siya nakita na Jesus. Alam na ito, matagal na ang may sakit ng lalaki. Tinanong siya na Jesus, ibig mo bang gumaling? Sumagot na may sakit, Ginoo, wala pang maglusok sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dahil mga iyong hitaan at tumakad ka. At pag na kayo dumaling ang lalaki, dinala ang kanyang hitaan at tumakad. May araw ng pamay na kahit sinabi ng mga Diyos sa lalaking pinagaling. Araw ng pamamay na ngayon, labad sa kapasan na dalhin mo ang iyong hitaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking hikaan. At lumakad ako. At siya'y tinanong nila, siya nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong hikaan at lumakad ka. Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya. Sabagat na wala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita na Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka
pa may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi isang na Hudyo na si Jesus ang magpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang musikin ng mga Hudyo sapagat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hindi po lahat ng ginagaling ni Jesus ay may pananampalataya. Isa po ang halimbawa na kita po natin ngayon sa banal na kasulatan. Hindi ko siya kilala. Hindi kilala ng pananagaling kung sinuling ang pagaling sa kanya. Sinabi niya sa kanya ni Jesus na ibig mo bang bumalik? May sakit siya, kaya nandoon siya sa lugar na yun, kasi lugar na yun ay itinuturo na nagpapagaling. Sigurado gusto niyang magpagaling. Pero hindi na mulugan na siya ay may pananampalataya kay Jesus. Kaya siya pinagaling ni Jesus. So, huwag mo nating kalimutan na hindi lahat na pinagaling ni Jesus ay mayroong pananampalataya. May mga pinagaling sa Jesus dahil sa puso niyang bumaling ito. May pananampalataya pa o wala. Ganun yung biyaya ng Diyos. Pero yung nais ko pong bigyan ng pansin ay yung sinabi ni Jesus nung sila ay nakita. Kaya nalaman na si Jesus na ang nagpagaling sa kanya kasi nakita uli sila. At ang sabi ni Jesus sa lalaking pinagaling niya ay huwag ka na kunin magkasa. Baka kung ano ang mangyari sa iyo. Alam po natin na para sa banal na kasulatan ay ang kapatawaran ng mga kasalanan ay equals kagalingan. May kaakibat na kapatawaran. Kasi sabi na ako natin, sakit na isa sa mga epekto ng kasalanan. Kung sinabi ni Jesus na huwag ka nang muling magkasala, ay ito yung patuloy na paanyaya sa atin. Every time na tayo ay nagtukumpisa, pagkatapos tayong bigyan ng absolution, ay isa ito, maaaring sabihin mo ng pari o hindi, ay ito yung panyaya sa atin na huwag ka nang muling magkakasa. Huwag ka nang muling magkakasa. Pero tunay ba na hindi na muli tayong magkakasala? Nagkakasala pa rin tayo. Pero hindi yun dahilan para itigil ng Diyos ang kanyang pagpapatawa. At hindi rin yun ang dahilan para tayo ay huwag nang mangumpisan. Kasi kumisan, baka sabihin ko eh, kumpisan ka nang mangumpisan, nagkakasala ka pa rin. Hindi po automatic na kapag ka nangungkasala ay hindi ka na magkakasala. Yun yung paanyaya ng Diyos.
maiwasan natin yung pagkakasala. Pero, huwag natin kalimutan na ang punto na ipinapahayag ni Jesus ay kung maaari, mabawasan natin yung pagkakasala. Hindi naman nangulugan na kapag tayo nagkakasala, ay hindi natin pinahalagahan yung pananampalataya natin kay Jesus. Bahagi yun na kung saan ay makita natin yung bitsa na pangalit, yung dakilang awa ng Diyos, na alin, na higit sa ating pagkakasala. The mercy of God is greater than our sins. Ang awa ng Diyos ay higit sa ating pagkakasala. Kaya nga po, huwag natin kalimutan na sinasabi ko na ang sakramento ng kumpisan ay isang institusyon na duwag natin makita yung alin, yung walang hanggang awa ng Diyos. Yung walang hanggang awa ng Diyos. At pag susikap natin na nawa ay maiwasan natin yung pagkakasala. Kaya, hindi ho dapat natin ikalungkot. Hindi rin ho dapat natin magiging hadlang na dahil sa sinasabi sa atin na huwag ka nang muling magkakasala ay maging hadlang na hindi na tayo muling makinabang sa sakramento ng kumpisan. Sa sakramento ng kumpisan. Kung dudusin na po ay doon natin makita yung ulit yung kaganapan ng sinabi ni Jesus na magpatawad kayo ng hindi lamang ng 7 beses kundi ng 70 beses nito. At yun ang kanyang pagpapala. Hoping na alin, na sa gitna ng awa ng Diyos, magkaroon tayo ng lakas na bawasan ang ating pagkakasala. Bawasan ang ating pagkakasala. Ano po yung huwag natin higit na kalimutan sa gitna ng ating katatayuan bilang mga mananampalataya. Makita natin ang gitna ng ating mali. Yung dakilang awa ng Diyos. Kasi maging bahagi rin yun ang kung saan ay pinapaalala sa atin. Tulad na sinabi, na kapag tayo nagkasala, it's not hadlang para tayo ay magbalik loob sa Diyos. Yung hadlang na nawa ay makita natin at na maging bahagi natin. Yung warning, kaya ayaw ng Diyos na tayo ay magkasala, ay hindi gawa ng takot. Gawa na ulit. Kasi, aside from yung awa ng Diyos sa ulit, pagbabayaran natin. Pagamat handa siya magpatawad, pagbabayaran natin. Kaya ano yung sasabi ng Jesus? Baka may mangyari pang masama sa iyo. May mangyari pang mas masama sa iyo. Kaya nga, yun yung bahagi na kung saan ay huwag natin kalimutan. Na yun yung pagbabayaran pa natin. Pero yung awa ng Diyos, ay nandiyan palagi.
Habang tayo gumawa ng kasalanan, kung tawagin mo na, we will be called injustice. So, we will be required to give justice. Ang ibibigay lang natin ng katarungan, ang tawag ko nga doon ni Alin, purgatory. So, well, kung hindi natin mapagbabayaran dito, pero na natin ang hintay na pagbayaran ko natin doon, ngayon na, kung sakaling tayo magkasala, pagbayaran na natin dito. Pero, kung maiwasan natin na huwag magkasala, yun yung isa sa mga tawagin na po natin ay tawagin natin ay incentive sa atin. Ano yung incentive? Yung hindi na ako magkakasala. Bakit? Pagdipusahan ko rin yan sa purgatory. So ito yung naiwanan po natin sa harapan ng Panginoon. Na maging maliwanan mo sa atin. Huwag ka nang magkasala. At baka may mangyari mong masama, mas masama sa iyo.
sa iyo ang mga kaloob mo ito. Bilang pagunaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkukok sa lahat na iyong pinubuhay sa pamagitan ng Yesu Kristo na kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ka. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos sa mga puso at hindi. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Ama namin magkapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming masalamatan. Ngayon ay pinagdiriwang ang pag-aain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tinubos sa ating tanan. Nahayag naghahain mo walang umpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa tigil na iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihayin sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang ang krus. Kaya kaysa ang mga anghel na nagsisiawin ng papuloy sa iyo ng walang umpay sa kalakutan, kami nagtugod niyo sa iyong kadakilan. Salamatan kanya, pinag-agi-agi niya yun. Iniabot sa pagmamahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Thank you.
sa pagmamagay ng iyong pagkabuhay na manakanyari namin sa iyo, ang tinapay na nang bibigay buhay at ang alis ng kakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami pinarapat at tumayo sa harap mo para magpuntod sa iyo. Iisinasama namin ang kamang magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo yung simbahan na lamang sa buong daigdig kung spesifik sa isang pag-ibig kay sa Francis ni Benaventura at ang tanang kapalihan. Lalaharin ko rin ang mga kapatid namin na himlayo na may pag-asa sila yung kaming mabubuhay. Ngayon din ang lahat naman ang pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo ang ipapatid kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na mga wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Isa na siya sa kanyang esposo, ng mga apostol, isa na martir na lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kaligtutod sa iyo. May pag-iunawa namin ng pagpupuri sa karagatan mo sa magitan na iwala ng aming Panginoon, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, sa amin at sa kanyang lahat ng pagpapakulong sa iyo, Diyos ay mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan. Ngayon at magpakailanman. Panginoon,
Jesucristo, sinabi ko sa mga apostol, kapayapaan ninyo ang sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban na kami ng kapayapaan, pagkakaisayo sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo ang kasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ilagan sa inyo. At sumayin rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa sasas. Thank you.
aming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban. At panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang. Upang sa tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming uusang kapatang. Sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ka. Amen. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta para po sa ating aling kapwa. So, bahagi po na yan ay maging pondo ng Catholic Missions Conference of the Philippines para po sa national na pagtulong sa mga kapatid natin na higit na nangailangan sa mga sakuna. So, ito ay magandaan natin din. At yung patuloy po natin pa niya sa darating ng Sabado, March 17, sa ganap na ika-8 ng gabi, pagkatapos po ng ating anticipated mass sa ating Mass, so may inyo magpalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ayaw kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.